Patuloy ang pagsaludo at pagkilala namin sa mga magigiting nating guro na walang pagod na nagsasakripisyo para lang makapagdagdag sa kaalaman ng ating mga estudyante. Siyempre, extra points for effort sa mga kapwa ko guro na nag-iisip ng iba't ibang paraan para makapagturo. Makisit-in tayo sa klase kasama si Von Aquino. Madaling araw pa lang, abala na sa pagbibihis ang 27 years old na si Jessa. Kung todo makeup at hairdo. Hindi po siya magti-taping ng commercial o magpo-photoshoot para sa isang magazine cover. Ganito ang normal na gayak ni Jessa sa tuwing papasok siya sa trabaho. Maliit sa harapan, malaki sa likod ni Jessa. Ang inyong artistahing beauty, isa palang preschool teacher. Good morning, teacher! Welcome! Meet Teacher Jessa, isang kindergarten teacher mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Mga bata, may bisita po tayo! Teacher Jessa, ang ganda-ganda nyo, no? Pero paano kayo napunta sa pagtuturo? Actually po, hindi po talaga ito yung first choice ko na course. Nung magka-college po ako, ang una ko po talagang choice ay tourism. And ano yung pinaka naging influence sa'yo para magturo ka? Yung mga bata, actually. Yung mga bata po talaga. Kasi na-try ko po magturo ng ano, online lang po yun. So wala pong classroom setting. Sobrang hinahalam ko po yung classroom setting. Yung pakikipag-interact sa mga bata, ayun po. Lalo na po nung nag-pandemic, gusto ko pong nakikita yung mga bata sa classroom, na natuturuan sila. Kahit mahirap, nag-e-enjoy po ako. Hello po. Hatid mo muna siya doon sa labas. Paano nyo naman po na-maintain yung composure nyo or yung ganda nyo, no? Kasi syempre alam naman natin yung mga bata, medyo makukulit sila. Siguro po kasi, before ko itong pasukin itong job na to, alam ko na po sa sarili ko na yung mga bata po, nature talaga nila yung pagiging playful. So, kailangan po talaga sa akin magkaroon ng mahabang pasensya. Pero syempre, hindi mo po maiiwasan minsan. Kakainis rin po syempre kapag lahat sila, isipin niyo po kasi mag-isa lang ako, then 27 to 30 po sila, lahat sa isang classroom. So, ayun, kapag lahat po sila nagkulit, nakaka-stress naman po talaga. Pero I keep on reminding myself po na I'm here as a teacher para turuan sila, ganyan. 7 taon nang nagtuturo sa preschool si Teacher Jessa. Gaya ng pangkaraniwang kindergarten class, nag-e-enjoy ang mga bata sa mga nursery rhymes at charts na may mga drawing. Para sa kanya, challenging ang pagtuturo sa maliliit na bata. Pero mas komportable siya rito kung ikukumpara sa mga estudyante sa elementary at high school. Pag sa high school, feeling ko mabubuli lang po ako. Yun lang, yun po talagang nasa isip ko noon. So sabi ko, at least sa early childhood, kinder, magkakaboses lang kami. Okay. Wow. Hindi lang mga estudyante ang natutuwa sa kanya. Wow. Sina! Malungkot kanina. Ako! O, ba't ka malungkot? Nagalitan siya ng ating lungkot sa guard. Dahil sa kanyang ganda at karisma on screen, marami rin netizens ang pinusuan ng kanyang kwela at feel-good na posts. Halika dito! At kalaunan, nakilala siya sa social media bilang si Miss Jess, ang atin ninyong preschool teacher sa umaga, TikTokerist sa hapon. Gumagawa rin siya ng online content bilang sideline kapag tapos na ang kanyang mga klase. Yung mga traditional na mga teachers talagang ginugugulang nila yung oras nga sa loob ng classroom. Pero iba po yung ano ninyo talaga, yung image nyo sa pagiging teacher. Sa akin po kasi, hindi lang po ako teacher. Meron po rin po akong buhay outside the school. And ako po talaga, gusto ko po na na-enjoy ko yung
life ko everyday. Kasi maiksi lang ang buhay, di ba? Tapos hindi mo pa i-enjoy. Hindi mo pa gagawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. So ako po, kung sa tingin po nila, ang teacher dapat lang nasa loob ng classroom, ito lang po yung ginagawa. Ang teacher po ay ano, hindi lang po teacher. Meron po yung mga, meron po kami mga personal life na meron din po kaming mga hilig namin, mga hobbies. Iba-iba rin po kami ng hobbies aside from being a teacher po. Dito sa kanyang kwarto, inilalaan ni Teacher Jessa ang oras niya sa paggawa ng mga vlog at iba pang online content. Ayan. Ako, syempre, I like it cold and iniinom ko po siya every night. Dahil dumami na rin ang kanyang followers, kinuha na rin siyang endorser ng ilang beauty and fitness products. You can take this po once or twice a day. 4-in-1 na po ito. Meron siyang glutathione, collagen, vitamin C, and Garcinia Cambogia. Sa ngayon, naabot na sa 1.2 million ang followers niya sa Facebook at 1.8 million naman sa TikTok. Sana all! Ito yung lagi kong gamit kasi lalo pag nagtuturo, kailangan talaga red yung lipstick para mas nakikita ng mga bata yung lips ko. Halimbawa, ah, ganun. O diba, ang ganda ng shade niya. Pero do you limit yourself na ito lang, dapat hanggang dito lang yung post ko since syempre may yung mga bata rin, fina-follow ka, yung mga kabataan. Yes po, actually. Maingat din po ako sa mga pinopost ko. Especially po, viewers ko rin po kasi mga estudyante ko. Kasi pagpasok pa lang nila sa classroom, nakinikwento na nila, napanood nila, ganyan. So, as a content creator, kailangan maging maingat din po ako, lalo na po ngayon mga bata. And ang mga bata po, magaling po silang mag-imitate ng mga bagay na napapanood nila. So, ayun po. Pati ang mister niyang si Winbert, nahatak na rin niya para umextra sa mga vlog niya. Noong una, nahihiya ako, syempre. Tapos pag may nakakita sa akin sa labas, inaan nila na ang galing ko daw sumayo. Pero okay lang naman. Nung nakikita ko kasi yung mga comments, pagka gabi, chine-check ko yung mga comments, natutuwa ko yung napasaya ko na siya, tapos napasaya ko pa ibang tao, nakakawala daw ng stress. Kaya yun, pag inaaya niya ako, ano, go lang ako. Lagi naman ako nakasuporta dyan since day one. Blessing nga raw para kay Teacher Jess ang pagsikat niya sa internet. Hindi lang dahil sa gusto niyang makilala, kundi dahil na rin sa ekstrang kinikita niya rito. Yes po, actually through online content, doon po ako nagkaroon ng mga endorsement, kanya. Doon ko rin po na supportahan yung sarili ko, mas nasuportahan yung sarili ko financially kasi alam naman po natin na yung sahod po ng as a teacher, eh hindi lang po talaga kalakihan. Ayun. So yun po, through online content, doon ko po naranasan yung mabili yung mga bagay na gusto ko, ganyan, masuportahan yung gusto ko at ayun po, kumita na higit pa sa inaasahan ko talaga. And syempre, sa ganda mong yan, Teacher Jess, meron bang mga nagtatanong sa'yo na pwede ka bang maging artista? Mga ganong offer ba? May mga nag-offer po, kunin ako as talent po. Pero po, kung iiwanan ko po yung job ko as a teacher para po maging ganon, hindi po siguro. Kasi ito po talaga yung job na gusto ko. Love niyo ba si Teacher Jess, ha? Sulit naman daw ang lahat ng oras at pagod ni Teacher Jessa sa tuwing makikita niyang natututo at may ngiti sa labi ang mga chikiting niyang estudyante. At dahil dito, hindi raw niya magagawang iwan ang trabahong pinakamalapit sa kanyang puso. Feeling ko po yes, this is my calling talaga. Nakita ko rin po yun when I was in college, nung nag-start po ako ng practice teaching. Siguro po yung ability that you can change lives, na pwede ka makapag-impact sa mga buhay ng mga bata, makita mo sila na natututo sa'yo, ganun. May natututunan, nag-e-enjoy everyday. Kung si Teacher Jessa kinagigiliwan dahil sa kanyang ganda at karisma, the correct answer is... May isa namang klase sa isang probinsya sa Norte ang tila enjoy na enjoy sa klase na parang nasa game show. Yeah! Okay, the correct answer is... 0.986. Nakilala namin dito sa lungsod ng Candon sa Ilocos Sur si Teacher Zaldi. Araw-araw nagmomotor siya ng kalahating oras papunta sa bayan ng Santa Maria para sa klase niya tuwing umaga. Grade 11 ang tinuturo ang klase ni Teacher Zaldi. At ang subject na kanyang specialty, good morning, sir! Ang kinatatakutan ng karamihan, math! So, can somebody
give me the ring doesn't write 4x plus 3. And then, so we have 7x. And then, we have 3 minus 2. What is 3 minus 2? Bakit po kaya nahihirapan yung ibang estudyante sa math? Feeling ko po, nakikita po namin yung kumbaga gaps ng mga students when it comes to the basic and fundamental skills that they have to learn in mathematics. That's why nahihirapan po sila to really catch up with the lessons kasi yung mga basic operations that they need to perform, medyo doon po sila doon po tayo nagkakaroon ng problema. And then eventually, nung lumaki-laki po sila, parang nawala na rin po yung interest nila kasi they thought it's really hard. Kaya naman sa halip na puro computation sa blackboard ang ipinakikita niya sa mga estudyante sa loob ng mahigit isang oras. Gumagamit siya ng gimmick para hindi nababagot ang buong klase. The correct answer is... 0 I love you. Yeah! Ano po ba yung mga kakaibang gimmick na ginagawa niyo para mas maging interesting po yung klase ninyo? Well, of course po hindi po mawawala diyan yung mga games during the gamification. Alam po natin na hirap na po sila to solve it individually. So, I guess they also need the help of their fellow classmates. Na their classmates to how to interpret, how to solve, and how to analyze. Then maiisip po nila na, masaya pala ang math. Pwede pa siya lang, pala siyang matutunan pag meron po kapong kasama na nag-aaral. Okay. Yung po yung tinatawag natin na parang peer teaching. Ang ilan nga sa teaching sessions nila, in-upload ni Teacher Zaldi sa social media. Bukod pa rito, gumagawa rin si Teacher Zaldi ng mga vlog sa eskwelahan kasama ang mga estudyante niya. Sir, bakit po kayo gumagawa ng mga kulitan videos naman with your students? Is it your way of bonding with them? Parang ganun. Yeah, that's of course, that's one po. Bonding. At saka, I believe po yung mga estudyante natin, they're going through a lot of things, most especially pag nasa bahay sila. And I would like them to feel also. Kasi even me personally po, I've been a student and I know the feeling of being stressed siguro sa klase, mga ganun, may mga requirements. What more if they are going through something sa bahay and only inside the school or inside the classroom na magkakaroon sila ng ganung klaseng bonding, di ba po? So we're breaking the walls, we're breaking some, alam mo yung mga emotions. Nakakatuwa po, halos hindi po boring na di-discussion po siya. Super enjoyable po yung kanyang pagtuturo. Di na po naging boring yung math dahil kay Sir Rizaldi. Compared dati na natatakot ako sa math. And nagiging lively yung math dahil sa kanya. Sir, ano po yung mensahe niyo naman dun sa mga teachers na nahihirapang magturo ng math? I believe po hindi lang naman po talaga math yung mahirap ituro. Pero for those teachers na medyo nagkakaroon po ng struggle in teaching mathematics, I believe po na you can do something more than what you are doing right now. Na meron pa po kayong ibubuga. There are a lot of ways and creative ways na pwede po natin gawin inside the class so that learning will not just be fun, more but more interesting and mas makabuluhan po talaga yung gagawin natin inside the classroom. Bawat guro sa mundo ay may kanya-kanya nakatutuwang kwento. Mahirap man ang kanilang trabaho, ang importante ay nakapagtuturo sila sa paraang masaya at makabago. Ako si Von Aquino, kasama sa iisang brigada.